Welcome back to Talengay Vlogs! Kung bago ka sa channel na to, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang bell button para lagi kang updated sa mga bago naming videos. Enjoy! Hello guys! For today's... Hello guys! For today's video, i-share namin sa inyo kung gaano kamahal o kamura mamuhay dito sa UAE or sa Dubai, sa Sharjah, ganun. So, kung isa ka dun sa mga nagpaplano na pumunta dito sa Dubai or UAE, tapusin mo tong video na to kasi para sa ito. So, umpisahan natin sa accommodation or bahay. Yung mga bahay dito is mahal. So, kapag ka mag-isa ka lang pupunta dito at ang purpose mo ay magtrabaho, syempre dapat magtipid ka or dapat nakabudget yung pera mo. So, kapag solo ka lang naman, meron kang option na kumuha ng bed space or partition. So, just an overview kung ano yung itsura ng mga partition. Yan, ganyan yung divider. Kung nakita nyo yan, may divider lang siyang ganyan. Para hati, itong isang room, hinati namin sa dalawa. So, dalawang partition yan. Isa dito, and then, ito yung sa amin. Tapos, yung pinto niya is ganito. Yan, ganyan. Ginawan lang nila ng pinto. Yan, ginawan lang namin ng pinto. So, yan, nakita nyo, nilagyan na rin ng lock yan ni Honey. Para naman may konting privacy kami. So, ito yung partition. Yan. Ito yung medyo malaki-laking partition. Kasi we're living in Sharjah, so we have a bigger partition here compared to Dubai. Mas malaki yung mga partition dito. So this partition will cost you, itong sa amin is 1,000 dirhams per month. So that's all in na. Which means kasama na yung tubig, kuryente, wifi. So yan. Sa Dubai, makakakuha kayo ng mga gantong partition. Medyo mas maliit pa dito, around 1,200 dirhams. So, ang conversion yan sa Philippine peso is times 13.90 or times 14 nyo, depende sa rate. Pero as of now, nasa 13.90 yung conversion or yung exchange rate ng dirhams sa peso. Yan. So, kung may, gusto mo may privacy, pwedeng ganito yung kunin mo. Kasi merong hati yan na ganyan. Partition kasi hindi kasama yung kama mostly. Kasama lang kapag mga bed space. So kapag magpa-partition ka, kailangan mo mag-provide ng kama, ng bed or mattress, ganito. Gaya yan. 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 So that mattress costs around 50 to 60 dirhams. Pinakamura. Yun yung pinakamura. Yes, pag bed space naman, ganito. Mostly open lang siya, tapos karamihan double deck siya. Pero ito single deck lang kasi kinasamin yung kalahati nito. Pero kadalasan double deck yung mga bed space. So meron sa baba, tapos meron din sa taas. So yung baba, kadalasan ang price is around 500 dirhams. Yung all-in na yun, kasama na lahat doon, hindi ka naman problema sa wifi, sa tubig, kuryente, ganun. Tapos yung sa upper deck naman niya, is around mga 400 dirhams all-in na din yun. Guys, yung kabuuan niyang room, pwede rin kayong umupa ng kabuuan ng room, pero mahal na yun. So, kung nagsisimula kayo, hindi advisable na umupa kayo ng ganito kalaking room. Kasi ang isang room dito ay nagkakahalaga ng mga around 2,000 pataas. So, depende na rin yun sa nagpapaupa kung kasama na ba yung kuryente doon sa kayong tubig, yung tinatawag na dewa, sewa, ganun, and yung ano, wifi. Tapos guys, kapag medyo naman malaki-laki yung sahod nyo dito, pwede kayong kumuha ng mga flat. Yun yung buong, kumaga parang buong apartment or bahay na siya. So, solo mo lang yun. Kapag mag-isa ka lang, pwede kang kumuha ng studio. Dito sa Sharjah, ang studio nagkakahalaga ng mga 16,000 pataas. So, depende rin kung anong klaseng building. Kapag bago yung building, minsan mas mahal. Ganun. And then, guys, punta naman tayo sa pagkain. So, syempre, pangalawang importante sa buhay ng tao, pagkain. So, umpisa sa rice. Yung rice dito is mabibili mo per 5 kilograms.
So, wala nung 1 kilo, 2 kilo, ganun. Ang mostly, ang presyo ng bigas ay nakakahalaga ng mga, ano, mga 15 dirhams pataas. Pero kung minsan nagsasale sila, so may mabibili ka rin mga 10, 12, lalo na dito sa may banda sa amin, sa may Answer Mall, madalas nagsasale sila, so makakatipid ka. Ang gagawin mo is, kung may budget ka, tapos may nakasale, bumili ka na ng marami. Kami ganun ginagawa namin. Kapag meron naman kaming konting pera, tinatabi na namin yung bigas, bibili na kami ng maramihan para pang isang buwan. Guys, ito yung klase ng mga bigas dito. So, as what I've said, makakabili kayo ng bigas na ganyan. So, ito is 4.54 kilograms. Pero kadalasan 5 kilograms siya. So, ganyan ang bilihan ng bigas dito. Ito, mga around 12 dirhams ata to kasi nakasale siya. So, maghanap lang kayo ng mga sale para din, syempre, sayang din yung matitipid nyo, diba? Tapos, guys, take note, ang mga bigas natin dito, pang Pilipino, mostly is, ayan, jasmine rice. Jasmine na nga, milagrosa pa. So, masasarap naman yung bigas nila dito. Since maramihan yung bili ng bigas, kailangan meron kayong ganito lagayan. Kami ito, binili namin dati. Nung bago pa lang ako dito, yan, binili ko yan. Para lagayin namin ang bigas na mag-asawa. Sukal, ito. May mabibili rin kayo. Dito sa Answer Mall lang kakabili ng ganyan. 5 kilograms. 5 kilograms din siya. Tapos nasa 8 dirhams lang siya. Mas makakamura ka kapag ganito yung binili mo maramihan. Tapos yan guys, mantika. Ito around mga 10 dirhams. Makakabili ka 8 to 10 dirhams. Ganyan, 1.8 liters na. And then, meron din tayong ano, suka na mabibili dito, dato puti, and toyo, meron din, ayun, nandun sa dulo, dato puti toyo. Ayan, mabibili nyo yan guys, yung dato puti vinegar plus yung suka. Kapag naka-promotion siya, dalawa na siya naka-package, makakabili kayo ng mga around 8 dirhams to 9 dirhams. So, mas mura siya. Kasi kung bibili niyo yung suka or yung toyo, kapag yung suka, mga around 4 to 5 dirhams yan isa eh. Tapos yung toyo, mahal. Mga 6 dirhams yan to 7 dirhams isang piraso. Ganun kamahal. Kaya, maghanap kayo na nakabundle para mas makamura kayo. And then, guys, yung mga sibuyas, ganyan, bawang, makakabili kayo. Ito, 198 lang yung per kilogram niya. So, depende kung ilang piraso yung kukunin nyo. 198 pala, 199 per kilogram. So, kapag 1 kilo binili mo, yun yung price niya. Depende kung gano'ng karami yung kukunin nyo. Tapos, titimbangin nila yan, saka ididikit yan, ganito. May balit ng 28 sa atin. Yung bawang, yung sibuyas, mura dito. Ididikit yung sticker, tapos yan yung ipapunch dun sa counter. So, mura naman dito yung mga bawang sibuyas. Ito yung bawang. Pwede kayong bumili lang na kaganito, na kanet na. So, ito is around 3 dirhams and 99 fils. Yan, multiply nyo lang sa pera natin sa times 14. Guys, sardines. Makakabili rin kayo ng mga sardinas dito. May ligo. Kasi may mga Philippine food din naman dito. Ito, 555. So, itong ganito kalaki, siguro mga around 4 dirhams to. Or 4 to 5 dirhams. Yung mas maliit, yung normal size is around 275 dirhams. Isa. Pero minsan naka-promotion siya. 4 pieces na ng sardinas na mga normal size is around 750. 7 dirhams and 50 fils yung bawat isang pack, yung 4 pieces. So guys, macaroni. Sopas, pang macaroni. Ayan, pasensya na kayo bukas na kasi tira-tira na namin to. Nagamit na namin yung iba. So, ito is around mga 3 to 4 dirhams kada isa, itong ganitong brand. Ito guys, pambansang noodles ng mga OFW in Dubai, Indomie. Ayan, so it comes in 10 packs, in 10 pieces per pack. So, ito, nabibili siya kapag naka-sale. Hindi, mga 7 or 8 dirhams. Pero kapag hindi, siguro mga 10 dirhams lang din naman siya. Ganun. Kaya masarap siya. Kapag titipid-tipid ka, wala ka, nakapos ka na ng pera, pwedeng yan yung kainin mo. Pero wag naman araw-araw kasi masama rin araw-araw noodles. Yung tubig, guys, ganito. Pag bibili kayo ng mga water, mostly kapag, syempre, kapag pang bahay, ito, ganito na yung bibilin mo, malaki. So, yung ganito kalaking tubig, it will cost you
around 8 dirhams hanggang 10 dirhams. And then guys, asin. Ito, asin or salt. Ito nakakabili ng per 1 kilograms. Mabibili mo siya ng mga around 3 dirhams. Yan, tong brand na to, around 3 dirhams lang to eh. Ito naman tayo sa detergent. Syempre, kailangan natin ng panlaban ng damit. So, as of now, ito muna yung binili kong sabon. Kasi medyo low budget, maraming binayarang mga utang ng lola nyo. At maraming gastusin. So, ito, nabili ko to, 2 piraso na, nakabundle siya. It's just around 25 dirhams, 25 to 26 dirhams. So, mura-mura na siya nabili. 3 kilograms yung kada isa niya. Yan, 3 kilograms. Nagagamit ko na to for 1 month yung dalawa. Sobra pa siya for 1 month, dalawa kaming tao. So, kung mag-isa ka lang, isang kahon lang nito, kasha na for the whole month na gamitin mo. So, guys, isa to sa mga kailangan mo i-provide, lalo na kapag mag-bed space or partition ka, kailangan meron kang rice cooker. Kasi kanya-kanya kayo ng luto. Unless may kaibigan ka, siguro pwede kayo mag-sharing or may asawa kang kasama. Yan. So, karamihan nagpo-provide ng ganito. Kung wala ka naman ng ganito, pwede naman na bumili ka muna ng maliit na kaldero para sa kalan ka nalang magluto ng kanin. Ang rice cooker, makakabili ka niya ng mga around 50 dirhams pataas. Yan, yung mga maliit na rice cooker na ganyan. Kailangan niya rin ma-provide, syempre, ng sarili niyong plato. Swerte na lang kayo kung yung bahay na matitiraan nyo merong plato, kutsara, ganyan, baso na provided nila. Pero syempre iba pa rin yung sarili mong gamit. So yung mga plato naman is mura lang, mga 5 dirhams may mabibili ka na yan sa mga 1 to 10. Yung baso rin, mga 2 to 3 dirhams lang meron na yan. Kutsara, mga 3 pieces, 10 dirhams, marami ka nang mabibili dun. And then guys, yung bahay na titira nyo, meron na rin yan kasamang refrigerator. So, free na yung gamit nyan. Kasama na yan. Provided na ng may-ari yan. Microwave, ganyan. So, lahat yan kasama na kung gusto mo mag-init ng pagkain mo. And then yung refrigerator is sharing kayo. So, kung ilan kayong tao sa bahay or sa flat nyo, hati-hati kayo dapat ng space. So, hindi pwedeng mamimili ka ng marami. Tapos, yung ibang kasama mo, wala nang paglalagyan. Magagalit sa'yo yung mga kasama mo sa bahay. Tapos, ito pa guys. Kailangan din meron ka nito. Initan ng tubig. Water heater. Kasi mostly, ganito yung ginagamit dito. Initan ng tubig kapag umaga, magkakape ka, mamilo ka. So, dyan ka mag-iinit ng tubig. Minsan naman yung ibang bahay, provided na rin nila yan. Pero kung wala, syempre kailangan meron kang ganyan. So, nakikita nyo guys, meron kami mga sampayan dito. Yan, yung saluhan na nakatayo na sampayan na yan. Kadalasan wala yan sa mga titirahan yung mga flat eh. So, pwede kayong bumili yan. Ang alam ko, ang price nito is around 40 to 50 dirhams. Yung saluhan na sampayan na ganyan. Yan, dyan kayo magsasampay ng damit kasi hindi pwede magsampay sa labas. Unang-una, wala naman kang kagaya sa amin. Hindi naman lahat ng flat eh. Merong terrace or balcony na pwede ka makapagsampay. At saka bawal din, kadalasan bawal din talaga dito yung nagsasampay sa labas. Tapos guys, ito kailangan nyo rin mag-provide nito para sa pang sarili nyo mga pandinis, mga toothpaste, toothbrush, sabon. Kailangan malalagyan kayong ganyan guys, bibili kayo ng ganyan basket or mini basket. Yan. So dito, makakabili ka naman mga toothbrush dito. Siguro 5 dirhams, 3 to 5 dirhams mabibili ka na, lalo na sa mga 1 to 10 mura lang. Yan, kailangan yan, toothbrush syempre. Toothpaste, kapag bumili ka nitong toothpaste dito, mas mura kung bibili ka nung apatan, tatluhan, yung magkakadikit, naka-promotion tawag doon. So, kapag apatan, minsan, eto tatluhan pala to, nabibili namin to ng halagang 10 dirhams, tatlong piraso na siya, na 100 ml each. Tapos, mouthwash, yan, maubos na. Ito is around 10 dirhams. Tapos, shampoo. Yan, shampoo. Makakabili kayo ng shampoo dito. Mga, kapag hindi naka-sale, siguro mga 20 dirhams, 15 to 20 dirhams to. Pero kapag naka-sale, minsan meron namang mga
tender hams na shampoo, depende rin sa brand. Conditioner, ganun din. Tapos itong mga panghilod-hilod na to, 4 dirhams lang to. Yan. Ito mga ganito, facial scrub is around 25 dirhams to eh, St. Ives. Yan kasi imported yata siya kaya medyo mahal. So, ganyan. Ayan, may panghilod din kami ng paa dyan, 3 to 6 dirhams lang yan. Tapos, syempre, magpo-provide ka ng, lalagyan mo ng sabon, ganito. Tinlagayin namin ng sabon. Muro lang naman yan, mga 2 dirhams lang, meron na kayo yan. Baka mga 3 piraso, 2 piraso pa. Yan. Tapos, feminine wash. Ito mga around 20 dirhams pataas. Pero pang ilang buwan na rin gamit yung mga 1 buwan, 2 buwan, ganun. Yan. Tapos ngayon, kapag summer guys, kailangan nyo ng timba. Kagaya nyan, timba at tabo. Bakit? Kasi yung tubig dito, sobrang init kapag summer. So, kaya karamihan ng tao dito is nalalagas ang buhok. Kagaya ko. lalo na yung mga babae kasi mahaba yung buhok eh. So, kailangan magpalamig tayo ng tubig. Tapos, babantuan mo na lang. Kasi yung init ng tubig dito, pwede ka na magkape guys. Pwede na kayo magkape, promise. Yan guys, ganito yung mga bahay dito. Yan, building. Kung nakakita nyo yan, mataas na yan, yung building na yan. Puro residential yung nakatira dyan. Puro residential na mga flat yan. So, yan. So, kada floor nyan, may mga flats. Kung saan nakatira yung mga tao, Pilipino, Indians, iba-ibang lahi. Then guys, kapag gusto nyo bumili ng kotse, kung malaki-laki ang sahod nyo, at meron na kayong lisensya, ang kotse dito ay nagkakahalaga ng mura lang, mga minsan may 4,000, 5,000 dirhams, pero medyo luma na yon yung mga second hand. Makakabili na kayo. Pag mga 10,000 dirhams pataas, maganda-ganda na yung mga kotse na yon. And then guys, yung mga chicken, makakabili kayo ng mga chicken dito sa halagang 10 dirhams, ganyan pataas. Tapos fish, makakabili kayo ng mga fish from, minsan yung galunggong, mga around, 6 dirhams. So, minsan mahal din siya, inaabot din ng 10 dirhams, ganyan, mackerel, or yung hasa-hasa nila, chay, mga around 15 to 20 dirhams per kilo. Tapos, ano pa ba, hot dogs, makakabili kayo 3 packs na mayroong mga 10 piraso, mga sadiya, around 8 dirhams. Pag naka-promotion, yun, mabibili mo sila ng ganun. Kapag hindi naka-promotion, mga 5 dirhams. Yun, kapag Pakistan beef, ang range ng price niya is around 25 to 30 dirhams, ganun, per kilogram. And then, kapag Brazilian beef, yun yung mas murang beef dito, makakabili kayo no, ng mga, minsan, 18 dirhams per kilo to 22 dirhams, ganun. Pero mas masarap yung Pakistan beef kapag kabibili kayo. Kung sa lasa lang, mas masarap yung Pakistan beef. Yun. Tapos guys, itlog or eggs. Makakabili kayo dito ng mga eggs per tray. So, yung 1 tray or 30 pieces ng eggs, minsan nagkakahalaga siya ng 10 dirhams pataas. So, normal price niya is 10 dirhams. Yun. Per 30 pieces na yun. And then guys, punta na tayo ngayon sa mga transportation. So, syempre, kapag maghahanap ka ng trabaho, kailangan mo lumabas ng bahay, kailangan mo sumakay ng mga bus, taxi. So, ito yung mga means of transportation dito. Yun nga, taxi, number one. And then, bus. Meron din tayong metro. Kapag malalayo yung pupuntahan mo, syempre, hindi ka pwedeng mag-taxi kasi mahal ang aabutin nun sigurado. So, mag-umpisa tayo sa taxi. Magkano ba yung minimum charge ng taxi? So, dito sa Sharjah, ang taxi, ang minimum namin is nasa 12 dirhams. 13 dirhams na pala, 13.50. Kasi nagtaas na ngayon, dati 12 dirhams lang eh. Dahil meron ng plus 2 dirhams para sa RTA, something ganun. And then, sa Dubai, ang minimum charge ng taxi is 12 dirhams. So, depende yun kung gano'ng kalayo. Syempre, mas lalaki pa yung magiging charge nun. And then, next is, meron tayong bus. So, sa bus, karamihan na nagtatrabaho dito is ginagamit syempre bus, sumasakay ng bus, kasi mas mura yon. So, kapag sasakay kayo ng bus, kailangan meron kayong NOL card. Kapag sa Sharjah, meron din silang particular na card. Ayan, yung orange card.
Yan yung gagamitin nyo para mas mura rin yung babayaran nyo. Itatap nyo lang yan doon sa... Meron sila nung pinaka ano, aparato or machine kung saan mo itatap yung card para yun yung magiging bayad mo. Sa pagsakay mo, itap mo na yon. Kapag Sharjah bus, isang tap lang, okay na. Hindi mo na kailangan mag-tap ulit pababa. Yun guys, yung null card is isa siyang card na ginagamit para sa halos lahat ng mga transportation dito sa UAE. So magagamit mo siya for metro, magagamit mo rin siya for bus, sa Dubai bus, and then magagamit din siya sa taxi, pwede rin siyang gamitin doon. Kapag sa Dubai ha, kasi Dubai metro siya. Yun, so kapag ka bago ka lang dito, wala ka pang null card, bibili ka ng null card. So makakabili ka noon sa halagang 20 dirhams. Kasama na yung load niya. After that, pwede mo na siyang i-load sa mga metro stations. Minsan may mga loading station din, yung parang machine, kung saan pwede ka makapag-load. At minimum na pwede mong i-load sa null card mo is around 10 dirhams. Pupunta naman tayo sa metro, dun sa bus, sa Dubai Metro. So, for Dubai Metro, yan, makakagastos ka or using your null card, ang minimum na i-charge sa'yo is nasa 3 dirhams pataas. I believe maximum will be around 5 to 7 dirhams or 7 dirhams and 50 fils sa pagme-metro. Depende sa layo ng pupuntahan mo. So, yung metro dito, yung Dubai Metro is kagaya ng LRT and MRT sa atin sa Pilipinas. So, yun. Mas makakamura ka rin kung malayo yung pupuntahan mo and mas mabilis ka makakarating dun sa pupuntahan mo kapag metro yung ginamit mo. And syempre guys, kapag nagkasakit kayo, kailangan nyo magpa-check up dito. So, sa mga na-experience ko, ang minimum check up is around 200 dirhams. So, mas pataas pa yun. So, medyo mahal talaga yung ano dito, yung mga hospital bills or mga hospital charges, mga check up ganyan, mga laboratories. Kaya ano, dapat iwasan natin magkasakit. So hangga't wala ka pang employer, iwasan mo magkasakit, kailangan healthy living ka. Kapag may employer ka naman, so provided naman, karamihan naman is provided na yung medical insurance mo. So yun, magagamit mo. Kagaya sa akin, yung medical insurance ko, nagbabayad lang ako ng 50 dirhams kada check-up ko, kasama na lahat yung mga gamot, laboratories, libre na doon. So yun. And then guys, kapag gusto nyo bumili ng SIM card, syempre kailangan nyo yun. Kapag nag-apply kayo ng trabaho dito, kailangan meron kayong phone and SIM card. So, yung SIM card is nakakahalaga ng 25 dirhams hanggang 55 dirhams. So, meron dalawa ditong network, do and etisalat. So, yun, pwede kayo mamili doon sa dalawa na yun. Just take note guys, na kapag bago kayo dito, since wala pa kayong Emirates ID, dahil wala pa kayong trabaho or residence visa, ang mabibili nyo lang na SIM card network is yung Du network. Kasi kapag Du, pumapayag sila na makabili ka ng SIM card using your passport lang. So kapag etisalat, normally hinihingi nila yung Emirates ID. Yun yung ID na makukuha nyo kapag meron na kayong residence visa from your employer. Tapos, pwede rin naman kayo makabili ng etisalat pero hindi sa pangalan nyo. Kung may kamag-anak kayo or kaibigan na magmamaganda ng loob na pahiram sa inyo yung ano, or bili kayo using their ID, Emirates ID, yun, pwede kayo makagamit ng etisalat na SIM card. Okay guys, that's all for this video po. I hope nakatulong po kami doon sa mga tao na nag-iisip or nagtatanong kung magkano at paano ba mabuhay dito sa Dubai or sa UAE. If you like this video, please give this video a thumbs up and don't forget to subscribe to our channel para lagi kayong updated sa mga bago naming vlogs and videos. See you! Tulog na po kami! Bye! Bye-bye! Pantagal.